Binuksa ng isang photo exhibit para mas maipakita sa publiko ang buhay ng mga Pilipino sa ilang lugar sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Sa panahon ngayon, mahalaga ang papel ng kamera para ipakita ang realidad ng buhay. Kaya naman ang isang litratista, ipinakita ang buhay ni Nasilayan sa West Philippine Sea. Kasabay ng naganap na Kwentubigan 2024 nitong linggo, itinampok din ang cartographic collection ng mga mapa, pati ang Pag-asa sa Gitna ng Kalayaan photo exhibit. Dito mas ipinapakita sa publiko ng photographer na si Paul Kiambao ang buhay sa WPS. Binag-document ko siya kasi para magkaroon tayo ng documentation, ng archive, what's the condition in 2024, ganun kasi maybe in the next year and then in the following decade, hindi na ganyan yung insura ng Pag-asa Island. Naging produkto ang mga litratong ito ng kanyang pagsama sa voyage papuntang Pag-asa Island nitong Mayo. Pero dahil natural na sa kanyang pumitik, sa litrato niya na rin idinaan ang pagkwento sa mga storya sa West Philippine Sea. Pag-asa really lives up to its name as an island of hope. Each resident has an important message to the Filipino people. In one of my conversations with our homestay host, Ate Gaygay, she said, kung tutusin kami ang bala ng Pilipinas laban sa China, kasi nandito kami, nakatira sa Pag-asa, mas malaki ang tsansa na hindi makuha ang islang ito sa atin. Tingin naman ng ilang bumisita sa exhibit, isa itong wake-up call. Gives us perspective po kung ano po talaga yung pwedeng natin makita and yung mga dapat ma-cherish natin sa lugar na yun, sa part ng Philippines na yun. Tatakbo ang photo exhibit at display ng mga mapang koleksyon na makikita sa National Library of the Philippines hanggang sa katapusan ng Hulyo. Photography with a purpose. Yan ang papel ng mga litratista na sana ay lalo para lumago para sa magagandang bahagi ng kasaysayan at mga pagsubok na ating kinakaya. Mobile Journal, Merrimon Reyes po, hatid ang buka ng balita.